So tara guys, mag-breakfast na po tayo. Mapibigay po tayo ng kunting pasasalamat. So we have here, ito lang po yung ating pinakatago-tago ko pa itong mga 20s nung nasa Dubai po ako. So ito, and then mabibigay po tayo ng dollar. So hopefully, maging masaya po sila dito sa ating ibibigay. Nandito na po yung ating request na luya. Ay, pwede na pala siya itanim. Okay, and then garbage bag. So binigay ko na rin kay kuya yung ating pasasalamat. Nahiya ako kay kuya pabalatan tapos ipa-chop. So wala tayo ng kutsilyo dito. So tayo na lang guys ang gagawa. Okay na yan. Guys, nabalatan na po natin ang luya. Gamit po yung spoon natin. And then, yung inano ko, paano ko to mahihiwa na walang kutsilyo. So, isip tayo guys na option. So, ito naman po para mamaya. So, hindi ko siya inubos. Okay, so try natin. So, ito na lang gagawin natin. Try na lang natin. Kung pwede ito nakahiwa. Ah! Ang galing, pwede pala. Ah, diba? Girl scout tayo dyan. Tayo nito masusugatan. Okay. Mag-init tayo sa ating electric heater. And then, papukuliin lang po natin siya para lalagay ko po siya doon sa tambo. Okay. Mas maigi na po yung nag-iingat para sure po na makauwi na po talaga tayo. Pinipit. Ganyan na lang, maliliit na lang siya na hiwa. So na po guys, ang ating luya. So, ibigay natin siya dito sa ating heater. Okay. Yan. Para din nagluluto tayo, di ba? Yun. Ay! May nahulo. Okay lang, malinis naman yan. And then, lalagyan natin ng tubig. Okay, let's put water. And, mag-request na lang tayo mamaya ng tubig or bibili tayo ng tubig. Okay. Let's close. And then, okay. So, dalawang beses natin siyang i-heat para mas lalong mag-absorb po yung luya. So, guys, diretso na tayo mag-steam. Ayaw na niyang mag-ano kasi mainit na. Steam tayo. So, transfer na po natin siya. Pwede natin siya dito. Medyo malamig na rin naman siya. Baho. So, let's put it here. Kuha po tayo dito ng luya. Hindi natin siya ubusin kasi mamaya mag-add na lang po ulit tayo. Okay. Ayan. Kailangan natin palakas ng ating resistensya. So, let's cover para mainit. Sabi nila, kailangan natin mag-steam or magpausok. So, ito na lang po yung gagawin natin. Kasi super init pa naman siya, hindi pa natin mainom. Gayet na lang po. Let's blow, and then yung init po niya, yung sigaw po ng luya, ay nasisinghot po natin. Hanggang pagpawisan po tayo. Inhale.
Exhale. Inhale. Exhale. Okay. Mamaya naman po ay mamaya bago tayo matulog ay mamaya naman po bago tayo matulog ay mag-steam po ako ay magtatalokbong tayo. So gamit po yung timba natin doon and magpapakulo po tayo ulit ng tubig. So yan po, update po ako muna sa Bicol and then sa Dubai and sa mga new friends po natin na na-meet po dito sa Subic. So, yan po. So, marami po tayong mga na-meet na bagong kaibigan and then we are adding them sa GC natin sa WhatsApp para updated tayo sa kung ano man ang new advice from BOQ or Bureau of Quarantine dito po sa Subic. So, yan po muna, guys. So, guys, so kapag kumukuha po ako ng food or anything man na binibigay po ng BOQ staff, ay gumagamit po ako ng mask para po sa safety natin. So, just put it there. And then, ito na nga po yung ating supply ngayong lunch. So, guys, ito naman po yung food natin for lunch. So, meron syempre ng rice, meron ng gulay, broccoli, and carrots. And I don't know kung ano klaseng isdato, kung tangigi or tuna. And then, meron po siya ng pineapple. And then, this time, yung water po nila ulit pag lunch and dinner is 1,000 ml. So, mga 30 minutes pa tayo bago kumain kasi busog pa naman. Lunch po muna tayo, mga padaba. Pineapple. When in alcohol. Then, ito po yung hot water na may luya. Then, pampa good vibes. Ayan po. Bus. Ikaw lang yung mga pasahero. Many hours later. So guys, tapos na po tayo maligo and nag-dinner po tayo. And then, kain na yun. So, nandito na pong plantsyahin. Blower lang, ayos na po yan. So yan guys, tapos na and pwede na po tayong kumain. Hello, good evening guys. So katatapos pa lang po nating maligo at mag-blower. So kaya naman tayo na po ay kakain ng dinner. So nandito na po yung ating ayuda from OWA or from Bureau of Quarantine. So, meron tayo ng rice and hindi ko alam kung anong klaseng luto itong beef, pero merong red and green bell pepper and then meron na naman ulit po tayo ng pineapple. Of course, spoon and fork and 1,000 ml water. Okay, so let's eat guys! Fireworks po sa labas. So guys, ito po yung labas ng aking room. So ngayon lang ako nakalabas. So nasa city rin pala kami.
check. It's 8:39 PM and it's time to sleep. So, kanina pong hapon ay hindi po ako nakatulog dahil busy po tayo kamomonitor doon sa Bicol. And then, syempre, chatting with our friends. Kasi, it's been a long time na hindi natin sila nakaka-chat. And then, ngayon po, let's do our night routine, our skincare routine, kasi matutulog na po tayo dahil 6 AM po yung alis natin dito bukas. So, nag-ready na rin po ako. Ayan po yung gamit. Hindi ko na muna siya sinara kasi may mga things pa tayong ilalagay. And then, of course, itong ating damit. And then, naligo na rin po tayo para bukas hapbat na lang or hilamos na lang. So, yan po. But we are still waiting one more document, which is the BOQ certificate na kakailanganin po natin once po na nakarating na po tayo sa ating place, which is sa Bulan, Sorsogon po. So, kailangan po natin ipakita. Meron na po tayo vaccine certificate and then meron din po tayo ng swab test, although hindi na po siya updated. But still, we can use that. And the very important is the certification from OWA or from the Bureau of Quarantine na tayo po ay hindi na po kailangan mag-undergo ng facility pa kapag nandun na po tayo sa atin. Pero mas maganda pa rin po na monitor pa rin po natin ating sarili. And then, at least mga 5 days po na mag-mask tayo, especially kapag may mga matatanda or mga bata sa bahay po natin para na rin po sa safety ng ating pamilya. Okay, so now, let's do our skincare routine. Para makatulog na po tayo. Yan na naman guys, yung eyes ko. Grabe na yung eye bag. O, diba? Tapos, 3 days lang tayo dito. Start tayo dito 15, 16, 17. So, tomorrow yung pang 4th day natin. So, let's do our skincare routine. Lotion. Para hindi po dry. Kaya natin tayo naglalagay ng mascara. So, na-full charge na rin po yung ating Huawei smartwatch. Dahil mag-travel na po tayo bukas. Na-full charge yung ating cellphone power bank. Para naka-ready tayo sa pagbiyahe natin bukas. Tatabi ko lang po ito kasi meron po ng luya. Tinatira pa tayo ng luya. So, bago tayo umalis bukas, babalatan ko po siya at hiwain and mag-alaga po tayo. Papalitan po natin yung laman ito para mas maganda po yung, inumin natin while nasa biyahe. And then, refill na lang po tayo ng hot water. Diba? Okay, guys! So, siguro mga 9 something pa ako matutulog. Antayin ko muna yung asawa ko kasi nasa work pa siya, nasa Dubai po. So, time doon is 4:45 PM. So, baka nasa labas pa siya. So, antayin ko lang na tumawag. Mag-video ko lang kami saglit. And then, matutulog na po tayo. Okay, guys! Thank you po!